mga kabijok, eh, ito muli tayo sa ating panibagong video. Samahan niyo muli ako sa araw na to dahil ipapakita natin ngayong araw na to kung paano natin binuo itong ating speaker box na to na ating subwoofer na MCB box size 15. Okay, para sa ating mga kabidyo, okay dyan na magtatanong kung ilang kahoy ang nagamit natin dito at kung anong sukat ng ating mga tabas dito sa ating binuo na to, is abangan nyo na lang po yung ating video para makita nyo yung ating sukat, dahil ipinakita po natin yung sukat niyan, bawat tabas at yung ating pattern sa box. Huwag lang po kayo mag-skip para makita nyo yung ating mga tabas ng ating mga kahoy at yung pattern ng ating ginawang speaker box na to. Okay? Kaya dyan lang kayo. Let's go! Okay ngayon mga kabidyo, okay, is bago natin buuin at bago natin butasin yung ating speaker, yung paglalagyan, ipakita muna natin yung ating sukat. Okay, yung ating tabas sa loob. Okay, ito yung ating pagpapatungan ng ating speaker. Size 15. Okay, ang tabas nito, square lang siya, 18.5 inch. Okay, dito natin ilalagay yung speaker. Bali, dalawang patong yung ating gagawin. And then, ito yung ating top. Pinaka-top or yung pinaka-ibabaw at yung ating pinaka-ibaba. Ito yung kanyang lapad. 18.5 inch. Okay, yung kanyang haba is 23.6. Okay. Ito yung tabas natin sa ibabaw. Meron tayong dalawang piraso, itaas at ibaba. And then yung ating likod, sabak ng ating speaker. 18.5. Ang taas ng ating bubuin na box is 32 inches. And then ito yung ating gilid ng ating speaker. Ito yung kanyang lapad or yung haba. 2 feet. 2 feet yung kanyang haba. At syempre yung kanyang taas is 32 rin. 32 inches. 2 pieces dahil isang box lang yung ating gagawin. Okay, ito yung ating layout. Pakita muna natin yung ating layout. Okay, so ito yung ating layout sa ating speaker box. Ito yung sa harap natin. Dito natin ipapasok yung ating speaker. Pinakapintuan natin. And then, ito yung ating lalagyan ng speaker. Okay, so yun yung ating layout. Siguro naman nakikita nyo. Umpisa na natin buuin. Stickwell. Ang ating tinat.
Okay, para sa ating mga ka-video, okay dyan? Ito po yung ating laman ng ating ginagawang box. Ito yung mga sukat at tabas natin. Okay, nilagyan na natin ang drawing. So, ito yung ating pinakapinto. Ayan. Pintuan natin mula dito. And then dito, medyo naka-degree siya. Okay. Ayan, naka-slide siya. Ang sukat ng ating tabas dito na kahoy is 16.5. Ayan. Ito yung ating pinto. Ito yung ating pinto. 16.5. And then, ito yung ating tabas na kahoy. Ayan. Ayan siya. Naka-slide siya ng konti. And then, yung gap natin mula sa ating labi ng ating speaker is 12mm. Mula dito and then dito. And then, may gap tayo dito sa ating speaker ng 3/4. Kaya may gap tayo dito ng 3/4. And then, dito naman sa ating loob. Okay, ang tabas ng ating kahoy dito is 12.5 mula dito at dito. Ito yung ating kahoy dyan. Ayan, naka-slide din siya. So, ito yung magiging forma natin. And then, yung ating namang lalagyan ng speaker. Umpisa dito, mula dito and then dito, ang haba niya is 18.5. Basta yung loob ng ating box is 18.5. So, ito yung ating lalagyan ng speaker. Dinoble natin para medyo tumibay ng konti. So, ayan po yung ating loob ng box. Okay, so ito na nga siya. At nilagyan na din natin ng hingahan. Okay, nilagyan natin ng maliit na butas. Singawan.
Okay, ito na nga mga kabidyo. Okay, natapos na natin yung ating ginawang box para sa ating subwoofer na MCB. Okay, pakita muna natin yung ating ginawang box. Okay, ito yung loob ng ating box. Okay, para sa ating stand, sa ating mid. Okay, nilagyan natin ng and then singawan. So, ito yung loob ng ating sub. And then, ang ating handle. And then, nilagyan natin ang butas para sa ating speakon. Para pwede tayong magparallel sa ating speaker. And then, binrind din natin yung kanto niya. Tinanggal natin yung kanto. Para sa ating mga kabidyo, okay, na magtatanong kung anong size ng ating speaker, after natin mabuo, is ipakita muna natin. Okay? So, ito yung kanyang taas. 32 inches yung kanyang taas. And then, dito naman tayo sa kanyang lapad. Okay, yung kanyang lapad is umabot siya ng 50.5 cm. Okay? Sa cm po siya. So, yan yung ating sukat after natin mabuo yung ating box. Okay, para sa ating mga kabidyo, okay, na magtatanong kung ilang piraso yung ating nagamit na kahoy dito. At kung anong kahoy ang ginamit natin dito. Ang kahoy na ginamit natin dito is marine. Okay, at 3/4 ang size. Kung ilang piraso yung nagamit natin kahoy dito is kulang yung isang buong kahoy. Okay, or yung isang plywood. Isa lang yung ating binuo dahil meron na tayong naunang ginawa. Okay, kung maalala nyo is meron na tayong naunang ginawa na MCB box na kagaya nito. Okay, ipaparis lang natin sa ating ginawa nung nauna. Itong box na to is ipapiber din natin kagaya nung nauna natin ginawa. Kaya abangan nyo pa yung susunod natin mga video dahil ipapiber muli natin itong ating speaker box na to. Okay? Okay, itong binuo natin na speaker na to or speaker box na to is ipapartner natin sa ating mid-high na binuo. Ipapartner natin sa ating bullet na size 8. Okay, at hanggang dito lang mga kabidyo. Okay, sana may napulot kayo kahit konting technique muli sa araw na to sa ating paggawa ng MCB box na pang-sub natin. Okay, at sa mga hindi pa po nagsasubscribe yan, subscribe na po kayo and notification bell. Dami nyo na para lagi kayong updated sa ating mga ginagawa, mga video. At sa nais bumisita sa ating Facebook page account, ang account po natin is VideoOK and Turkcase Box Randy. At sa mga may katanungan, pwede po kayo mag-PM sa ating Facebook page account. And pakilike na rin po ang ating page at follow my Facebook page account. Okay, at hanggang dito na lang mga kabidyo. Okay, at maraming salamat at hanggang sa muli. God bless.